Kahit sino, manghihinayang kung ang puneto nila ng repolyong nasa 30,000 to 50,000 pesos ang halaga, itinapo na lang. Wala pong buhibili, no? Saka mababa yung presyo, kaya inuwi na lang namin. Ilang buwan ng problema ng mga magsasaka ng bengget ang sinasabing oversupply ng mga repolyo. Ayon sa mga otoridad, kakaunti lang daw ang mga umaakyat na buyer, kaya hindi nabibili ang lahat ng repolyo. Ang mga hindi na ibebenta, itinatapo na lang sa gilid ng kalsada. Kung ang Department of Agriculture ang tatanungin, sobra-sobra daw kasi ang itinanim ng mga magsasaka, kaya nagkaroon ng oversupply. Pero oversupply nga ba talaga ang dahilan kung bakit binabarat ang mga magsasaka? Iba ang pananaw ng lokal na pamahalaan. May effect din yung importation na gulay na kasi lalo na yung carrots at saka ibang gulay na may pumapasok dito sa bansa natin. Kasi hindi na sila papunta akyat yung mga buyers dito sa Pinggit because may supply na sila sa local, sa Manila. Ilang taong pinag-aralan ni Dandy ang pagtatanim ng gulay sa bugyas. Isang dating guro sa public school, nagdesisyon si Dandy na maging magsasaka para palaguin ang lupang binana niya sa kanyang mga magulang. Tulad ng ibang magsasaka, nagtataka rin si Dandy kung bakit sobrang baba ng presyo ng repolyo sa merkado. Gayong wala naman silang binago sa nakagisnang estilo ng pagtatanim. Dati raw, nabibenta pa nila ito ng 20 pesos kada kilo. Noon kasi, ang pagbibenta namin, diretso sa bodega ng mga buyers. Oo. Nakukuha lahat yung mga gulay namin na wala namang naititira o na ibabalik o na ipamimigay, hindi katulad ngayon na halos ipamigay. Bakit po ngayon pinamimigay na lang? Ano po yung pagkakaiba ngayon? Kasi wala nang buyer, tapos kaysa mabulok sa sasakyan o dili kaya itapon sa mga gilid-gilid. Tapos kung ibabalik din naman para itapon sa garden, ay nakakakonsumo ng malakas sa krudo. Apat na tonelada ng repolyo ang naaani ni Dandy mula sa kanyang taniman. First class ang bawat isa, alaga sa abono at magandang klima ng Benguet. Sana sapat na ito para makabawi kahit papano. Kinabukasan, maagang ibinyahe patungong La Trinidad ang mga gulay. Mahigit apat na oras sa kalsada ang mga repolyo. Sana hindi ito mabugbog sa biyahe.